Okay, good morning po sa inyong lahat mga kadayway. I'm back. So nawala po tayo ng ilang buwan. Katabantay sa bago sa bunso ko po na bagong pinanganak. Alright, so sana nandyan pa kayo at manood ng mga DIY video ko. So ngayon may naka-chance po tayo, so bale, kwentuhan muna tayo mga ka-DIY. So hanap po tayo ng anong mag-isip po tayo ng ano, mag-isip muna ako kung anong itatopic ko. So ayun, yung may nabasa po akong post doon sa Facebook, yung tungkol po sa yung tinatanong niya, yung may lumalabas na oil doon sa engine breather, tapos may nagko-comment po na no, lagyan nyo lang niya ng teflon o higpitan nyo niya yung higpitan yun lang yung ano, yung hose. So hindi po yung normal mga kadayway, kasi dapat hangin lang ang lalabas dyan. Well, hindi po lalabas dyan yung engine oil. So ganito yan, ganito lang kasi yan kadayway. Alright, yan po yung XR ko mga kadayway. So ganito lang po yon. Ay, siya nga pala, kahit yung breather ko hindi na yan connected sa air filter, nakaganyan lang yan, walang takip, so hangin lang lalabas dyan. Dito sa akin, kahit i-rev mo pa ng mataas, walang lalabas na oil dyan. Ayan o, wala yung basa. Hindi yan basa, wala talagang lalabas na oil dyan. Balik po tayo sa topic natin, yung may nagtatanong na lumalabas yung engine oil niya dyan. So hindi po normal yon. Ang nangyayari doon, may singaw na po yung piston ring niya dito sa loob ng ano, block. Pagka sunog ng fuel doon sa combustion chamber dito sa loob, hahanap talaga yung hangin ng malalabasan. Ang nangyari doon sa kanya is may singaw na yung piston ring or may tama yung cylinder block. Once may tama na yon, may singaw na yon, pupunta yung hangin instead sa exhaust lalabas, yung ibang hangin pupunta, lulusot dun sa piston ring, dun sa piston, kaya bababa yung lulusot yung hangin dito, pupunta dito sa transmission. Once nandito yung oil, maraming oil dito, so once makalusot na yung hangin, hahanap talaga yan ang lalabasan. Kaya dito yan lalabas sa ito, dyan yan lalabas sa engine breather. Yan pala connected yan sa air filter sa stack kapag hindi pa ginalaw. So yung nangyayari sa kanila, may singaw na yung piston ring, may clearance na sa bore ng block, kaya lulusot yung hangin papasok dito, tapos hahanap yan ang lalabasan. Dito yan lalabas sa air breather. So tanong, good ba yon or bad? So bad po yon, kasi hindi yon normal, need yon ang top overhaul. Kasi pag pinabayaan nyo lang yon, ang mangyayari is kinakakainin yung oil nyo. Pag hindi nyo minuminuter yung
engine oil mo, matuyuan kayo ng oil kasi kinakain niya na ng yung iba naman, yung symptoms niyan, hard start sa umaga, mahirap anda rin, pero pag mainit na yung makina, one click na. Tapos pag matindi na yung uusok na yung tambutso mo. Pero kadalasan hindi uusok yung tambutso. Hindi, wala pang usok. Yung kadalasan symptoms niyan, nagbabawas ng langis. Pero yun nga, yung iba matuyuan. Pag matuyuan, todas. Todas sa makadayway. Malaking gastos sa top overhaul. Kung naagapan sana, pwede lang palit ng piston ring. Kung hindi na pwede, rebore talaga. Rebore tapos palit ng piston set, piston at saka yung ring. Kasi akala nung iba, normal lang yung lumalabas yung oil dito. Sige. Paanda rin natin mga kadaway. Para makita nyo kung may lalabas ba o wala. Kudas. Yan. Di pa nakakit ng wala. Ayan mga kadayway, wala talagang lalabas yan, i-re-retro. Tingnan nyo, tingnan nyo mga kadayway, wala talagang lalabas yan. Yan, walang hindi basa kahit kunti, walang basa yan kahit kunti na kadayway. So yung nagpo-comment higpitan o lagyan ng cotton cloth para hindi lalabas, siguro mali po yun. Solution dyan is rebuild yung top overhaul or check muna kung kaya pang palitan lang yung piston ring or piston set. Kasi pag pinabayaan yun, rudas, baka hindi mo malaya na tuyuan na kayo ng engine oil. Mas malaking problema yun. Yung symptoms pala nun, uulitin ko is pag matindi na yung singaw, hard start sa umaga, yung malamig pa yung makina, tapos nagbabawas ng oil, engine oil, at saka walang matinong minor, hindi naka-idle ng sakto. Pabago-bago yung minor niya. Yung ganyan mga kadayway, pag sasakyan yan yung tinatawag na blow-by. Kung narinig nyo yan, nyo na yon, yan yung samotor, ganyan din.
may blow by rin. Yung blow by ng sasakyan mga kadayway, chine-check nila yan sa pamamagitan ng pagpihit ng dipstick. Habang naka-under yung makina, inihila nila yung dipstick pag may lalabas na usok o nagsitalsikan yung oil, wala na. Blow by na yon. Need na ng top overhaul. So, yung mga nag-buy and sell bago sila bumili ng sasakyan, tinitest nila lang ganyan kung blow by na ba yung makina o hindi. So sa case po natin, pag ganun, may blow by din pala sa motor. palagi yung tinatopic sa ano, yung vlog ni Master Garage at saka ni Easy Works Garage. So, so mga kadaway, pag mayroon din po kayong sasakyan, manood po kayo ng ano, Master Garage Philippines sa Facebook page niya. Saka kay Easy Works Garage. Marami po tayong matutunan doon pati tungkol sa sasakyan. Alright, sana may nakuha po kayong info o idea o information sa video natin ngayon. Sa mga bago pa po sa ating channel, please like my Facebook page DIY Garage PH and subscribe my YouTube channel DIY Garage PH. At sana informative po ang mga video natin at may nakatulong po sa inyo. And that's all for this day mga ka-DIY, and thank you for watching guys. Ciao.